Masarap talagang maglaro sa CBRC Late Night Quiz dahil maaari kang manalo ng 2,000 pesos kapag ikaw ay nakaabot ng 80 to 85 points. 3,000 pesos naman kapag ikaw ay naka 86 to 90 points. 4,000 naman kapag naka 91 to 95 points. At tumataginting na 5,000 pesos kapag naka 96 to 100 points ka. But wait, there's more! Maaari pang madagdagan ng 500 pesos kapag nahulaan mo ang jigsaw puzzle picture sa last round. Kung tayo'y nabigo, ang contestant ay mag-uuwi pa rin ng consolation prize na 1,000 pesos. Diba? Manalo-matalo, may uuwi kang papremyo. Dito lang yan sa CBRC Late Night Quiz. Sali na! Sumali at manalo ng CBRC Books of Your Choice sa aming Question of the Night. I-text lamang ang inyong name, major at sagot at isend sa 0953-224-7537. Ano pang hinihintay nyo? Text na! Hi Pilipinas! Hello LPDs! At nagkasalubong na naman po tayo para sa umaatikabong bakbakan ng brain cells. Dito lang yan sa CBRC Late Night Quiz! And syempre, kasama nyo na naman ang pinaka-cute na CBRC Top Notcher! Yours truly, Miss Sara Alcoreza. And isang malupitang shoutout po sa lahat ng live viewers natin sa YouTube ngayon. Hello, hello, hello! Welcome po sa pinaka-aabang review game show ng taon kung saan naglaro ka na, nakapag-review ka pa. Tonight, sama-sama natin kilalanin ang LPT from Manila na susubok masungkit ang papremyo. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa, LPTs, kilalanin natin siya. Roll PTR! Magandang gabi po sa lahat. My name is Kiara Athena Baronia, 23 years old from Manila at magte-take po ng Let This coming September. Ang nililook forward ko po sa show ay isang masayang experience kasi ako po mismo personally. Mahilig po ako sa mga nagigamify ng classroom kasi mas natututo tayo pag interactive, diba? Kaya yun po, bukod sa pag-aaral ng mga bullets and other books from CBRC, syempre kailangan ng mga engaging na ganap, katulad nga po nitong Late Night CBRC Quiz. Kaya excited na po kong matuto at mag-enjoy. At manalo. Mga LPTs, let's welcome Miss Kia! Talaga na po! O diba? Cute namin. Parang kambal ko lang si Ma'am Kia. Hello Ma'am Kia, bumati ka muna sa kanila. Magandang gabi po sa lahat sa mga co-LPTs, lalo na sa aking mga ka-section, Peda Weekends. Uy, daman na ng mga Peda Weekends. And yes, please samahan mo na ako, Miss Kia, pumuesto. Ako po ang lahat na is naming pasalamatan. Ang CBRC Productions, headed by Dr. Carl Balita, Sir Bong, Sir Ryan, Mamina, Sir Densho, Sir John, Sir JR, Sir King, and of course, Sir JM. Yes, hello, hello po sa inyo dyan. So, Kia, ang ganda naman ang name mo, Kiara. Ang unique. Saan galing to? Sa Lion King po, paborito po ng aking mama na movie nung ako'y pinagbubuntis. Ay, naman! Speaking of Lion King, kasing tatag kaya ng isang leon ang puso ni Miss Kia. Roar! Yun lang po ang masasabi ko. Roar! Ano pala pinagkakabalahan mo ngayon? Bukod po sa aking pag-review, kasalukuyan po akong volunteer sa Fire and Rescue. Uy! Grabe naman! Nakakahanga naman ang pang Fire and Rescue pala to si Madam. Napaka-cute pero bigatin din pala, no? And ano pala ang major mo, Ma'am? Gen Sci po. Ay, nako! Another Gen Sci na naman ang makikita na yung maglaro ngayon. So, shoutout po sa mga ka-major ni Miss Kia na nanonood ngayon. Alam nyo ba, lahat po na nag-share ng live natin ngayon, talaga magiging LPT talaga this September.
Ah, I claim it. Miss Kia, since nagre-review ka naman ngayon, tingin mo kaya ba ng stock knowledge natin ilaban hanggang last round? Kakayanin po, syempre, Miss Sarah. Yun naman talaga. Gustong-gusto ko talaga yung tapang ng isang leon from the Lion King. At para po ma-enlighten tayo kung paano laruin ang round 1, panoorin natin to. Alright, Kia, round 1, fast talk tayo. You have 3 minutes on the clock. Ang tanong ko sa'yo, papasaba? Magtatap. Yon, let's go. And your timer starts now. Siya ang Pangulo ng Pilipinas sa nag-utos na awitin ang national anthem sa wikang Filipino. Pass. Okay, next. Presidente ng Pilipinas na naglipat ng linggo ng pambansang wika mula April to August. Corazon Aquino? Wrong. Ramon Magsaysay? Correct. Next. Kabuang bilang ng ponema sa orihinal na alpabeto noong 1930. 21? Wrong. 20? Correct. Correct. Next. Apagaran ng makabuluhang unit ng isang salita. Marpema? Wrong. Onetica? Wrong. Pass. Okay, next. Teoryang panggagaya ng tunog ng kalikasan. Pass. Okay, next. Past tense of the word bring. Brought. Correct, next. Plural form ng word foot. Feet. Correct, next. In a series of adjectives, what comes before size? Number. Wrong. Weight. Wrong. Pass. Okay, next. Comparative form of the word bad. Worse. Correct, next. Siya ang ikalawang Ilocano sa Norte na naging presidente ng Pilipinas. Makapagal. Wrong. Pass. Okay, next. Ano ang ibig sabihin ng ikalawang K sa KKK? Ang kagalang-galangan. Correct. Next. Ito ay isang kasulatan sa Latino na ang ibig sabihin ay nasa iyo ang katawan. Body. Corpus. Kompletuhin. Pass. Okay, next. Ano ang pinakamalawak na pulo sa Pilipinas base sa sukat nito? Luzon. Correct. Next. An angle with more than 90 but less than 180 degrees is called? Obtuse. Correct. Next. What is the meaning of L in FOIL method? First, outer, inner, last. Okay, correct. Next. How many sides does an icosagon have? 19? Wrong. 20? Correct. Next. The largest internal organ in the human body? Liver. Correct. Next. A liquid waste from the body that excreted through urethra? Urine. Correct. Next. The primary sex hormone of a male is called? Testosterone. Correct. Next. Primary function ng platelets sa body? Blood clotting. Correct. Next. What is V in AVR in computer? Voltage. Correct. Next. A smart card that contains unique identity number by owner? SIM card. Correct. Next. An output device that displays pictorials or textual information? Monitor? Correct. Next. An operating system of Apple products? iOS. Correct. Next. Short key for printing documents? Ctrl+P. Correct. Next. Ito ay isang kasulatan. Siya ang Pangulo ng Pilipinas na nag-utos na awitin ang national anthem sa wikang Filipino. Just dadong makapagal? Correct. Next. Ang pag-aaral ng makabuluhang unit ng isang salita? Ponema? Wrong. Morphema? Wrong. Morphology? Correct. At tuluyan na ngang naubos ang oras namin ni Miss Kia. So, kamusta naman ang round 1? Okay naman po. Nakakapanlamig pala. Hindi mo mamamalayang ubos na ang oras. Marami pa ang tanong. Oo, yun. No? Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang tanong na hindi natin nasagutan ng tama. Starting off with this question. Ang teorya ng wika na ang tunog daw ay nanggaling sa kalikasan, ang sagot po dito ay teoryang bawaw. Ang teoryang bawaw po ay nangangahulugang paggaya ng tunog na naririnig mula sa hayop at kalikasan. Ang madali lang yan tandaan actually kasi pag tunog, tunog ng hayop, tunog ng aso, aw-aw, di ba? Bawaw, di ba? Tapos yung may naging tanong din. Ayan, at sa tanong naman na in a series of adjectives, what comes before size? Ayan, para po sa mga English majors, alam ko, alam nyo to, na ang mga adjectives po ay naka-arrange na may order of adjectives tayong tinatawag. And it starts with opinion, number, or ito yung determiner. Ayan.
size, shape, condition, age, color, pattern, origin, material, and purpose. So, kung napansin nyo po, after po ng opinion, size na. Ayan, at ang ikalawang Ilocano sa bandang norte na naging presidente ng Republika ng Pilipinas, ito po ay walang iba kundi si Ferdinand E. Marcos. So siya po ay pangalawa kasi ang pinakauna na presidente ng Pilipinas na nanggaling sa Ilocos ay si Elpidio Quirino. Okay? At alam niyo po ba na top-notcher din po si Ferdinand Marcos sa bar exam? Di ba? Nagawa niya mag-review habang nasa kulungan. Tapos meron din tayong tanong na kasulatan sa Latino na ang ibig sabihin daw po ay nasa iyo ang katawan. Ito po ay writ of habeas corpus. So ito po ay may translation sa English na to produce the body. So ito po yung naglalayon na dalhin muna sa korte at litisin yung kaso before siyang mahatulan ng guilty or not guilty. So sa writ of habeas corpus, you are innocent until proven guilty. Ayan. Okay. So, all in all po, nakakuha po si Miss Kia ng tumataginting na 21 points. Grabe naman to. 21 over 25. Ano masasabi mo doon, Miss Kia? Sana po hindi hanggang round 1 lang. Tama ka dyan, di ba? Nagpasiklab ng bonggang-bongga si Miss Kia. Pero kaya niya ang mga susunod na hamon sa round 2. Abangan natin yan sa pagbabalik ng CBRC Late Night Quiz. Pass and top the civil service examination with CBRC. Avail our online review discount promo for only 3,500 pesos instead of 5,000. This promo is valid until May 31, 2023. Contact 0910-2928-889 or follow us on Facebook at Dr. Carl E. Balita page. See you there! Masarap talagang maglaro sa CBRC Late Night Quiz dahil maaari kang manalo ng 2,000 pesos kapag ikaw ay nakaabot ng 80 to 85 points. 3,000 pesos naman kapag ikaw ay naka 86 to 90 points. 4,000 naman kapag naka 91 to 95 points. At tumataginting na 5,000 pesos kapag naka 96 to 100 points ka. But wait, there's more! Maaari pang madagdagan ng 500 pesos kapag nahulaan mo ang jigsaw puzzle picture sa last round. Kung tayo'y nabigo, ang contestant ay mag-uuwi pa rin ng consolation prize na 1,000 pesos. Diba? Manalo-matalo, may uuwi kang papremyo. Dito lang yan sa CBRC Late Night Quiz. Sali na! Alright mga LPDs, welcome back po. At ngayon nga, magpo-proceed na tayo sa round 2. Miss Kia, ano, kamusta ka pa ba? Okay naman po, medyo nakahinga-hinga na from round 1. And yes, madalas ka ba sumali sa mga ganitong pa-contest? Hindi po, actually first time ko po. Madalas po ako ang nag-host, pero hindi po ako ang contestant. Wow, naman, this time ikaw naman talaga ang nasubok sa spotlight. And yes, di ba kanina nabanggit mo na working ka din? Yes po, volunteer. Nagbo-volunteer. Paano mo napagkakasya yung pagbo-volunteer, yung pagre-review, at saka kung ano pa mga ginagawa mo sa buhay? Tulog po ang isinasakripisyo. Huwag pong tularan ng mga nanonood, pero opo, tulog po talaga ang nawawala sa listahan. Ay, hindi naman halata na kulang sa tulog si ma'am, no? Ang pretty-pretty ng twinie ko. Mukhang may inspirasyon. Meron nga ba inspirasyon? Madami po. Ilabas po ang listahan. Charmin! Ay! Naku, marami pala to. Sana
all, no? Ayan. And syempre, bago po magpasabak ng magpasabog ng brain cells ito si Miss Kia. Alam ko balita ko may ano to, may talent. Oo. 'Di ba Miss Kia, may talent ka? Hindi ko po dala yung lato-lato. Paano po yun? Hindi, alam ko may talent si Ma'am. Eh. Alam ko marunong mag-TikTok ito si Ma'am, no? TikTok. Sayawaan, kantahan kaya natin, oh. 5, 6, 7. Sir JM, wag na. Ay, sorry. Kala ko. Magagalit si Sir Ryan. Ulitin natin. 5, 6, 7, 8. Diba? Ang galing talaga. Ang galing, no? Pwede na. Pwede ba yon yung pag magaling mag-TikTok, pasado na sa let? Sana po. Ay, kung gano'ng kagaling maglato-lato at saka mag-TikTok, ganun din kataas ang rating ng mga bonggang-bonggang mga nanonood natin, mga viewers. And syempre, bago natin makalimutan, thank you ha sa pagta-talent portion. And bago pa natin malimutan na game show pala ito at hindi talent portion, proceed na tayo sa mechanics ng round 2. LPTs, panoorin natin to. Kung handa na nga ang mga manonood natin, pati si Miss Kia, you have 3 minutes on the clock. Ang tanong ko sa'yo, papasa ba? Magtatap. Alright, let's do this. Here's the first picture. The official residence and principal Malacanang Palace. Correct. Next. Pass. Okay, next. Sorry, okay. Intramuros. Wrong. Pass. Okay, next. Christ the Redeemer. Correct. Waleng, next. This leaf is the symbol found in the Canadian flag. Maple leaf. Correct. Next. Third highest peak. Mount Ulap. Wrong. Mount Pulag. Correct. Next. Famous coral reef in the Philippines. We found the Tubataha Reef. Correct. Next. Another shop named after the greatest river. Amazon. Correct. Windmill. Wrong. Pass. Okay. Next. There's a mountain. Capybara. Correct. Ang cute. Next. It's a Filipino kind of dancing on a pear. Tinikling. Correct. Next. Small nocturnal. Philippine deer. Wrong. The Philippine mouse. Wrong. Okay, next. Dole. Okay, correct. Next. Smallest fish in the Philippines. Sinarapan. Correct. Next. Derogatory term for this flat possibility. Mickey Mouse money. Correct. Balikan natin. It's a minor basilica in Tagataan. Lipa Church. Wrong. Shrine. Wrong. Pass. Okay, ito. Rock, kasi it's more rocky island located at the entrance of the rock. The rock. The rock. Kaya ito eh, and it starts with letter C. Ayan, letter C. Kapilya, charil. Letter C, the rock. C. Pass po. Okay, next. Turns ito. With energy into windmill. Wrong. Wind turbine. Ay, ayun, correct. Galing. Oh, ito. A small nocturnal ruminant which can be found. Philippine Palawan deer. Kompletuhin. Philippine pass. Philippine pass. Okay, so ulit. Town of Taal. Taal Shrine, Taal Church, Lipa Shrine. Wrong. Wrong lahat. Hindi ko po alam, baka pass po ulit. Okay, next. Known as the rock, as it is a small rocky island located at the entrance of Manila. Manila, Manila. Manila. Mm. Sorry po sa mga kapwa ko Manilenyo. Hindi ko po alam kung ano ang nasa ating city. Pass 30 po. Seconds? Pass po. Okay, siya na lang hulad ko. Philippine deer. Philippine mouse. Philippine... Wala naman tayong reindeer, so hindi yun. Philippine mouse deer. Correct! Correct! Ang galing! Uy, nawan talaga. Oh, ito, may oras pa. It's a minor basilica in the town of Taal. Hindi ko po talaga alam, pangalanan na lang po natin ng bago. Pass. Toilet. Pass din. Yes, ito official na ang tinapos ni Miss Kia, ang nakakakabang round 2.
Kia, kamusta ka na? Hindi ko po sure kung yung round 2 yung natapos or ako. Char, okay pa naman po. Ayun, and yes, no. Balikan lang muna namin yung mga sagot sa tanong for this round. Ayan. So, number 1 na hindi natin nasagutan, no, yung picture na ito. Yung church na matatagpuan sa Batangas City, it's actually Taal Basilica. Ito po yung tinawag bilang largest Catholic church sa Asia. Grabe ba naman kasi ang measurement? Ang sukat po nito, ang length niya ay 96 meters at ang width naman po niya ay 45 meters. Kaya napaka-imposible kung hindi mo ma-notice itong religious structure na to. At alam niyo po ba ito ang favorite? Isa sa mga favorite na wedding venue ng mga couples na gustong magpatali, no? Ayan, and syempre yung last na hindi natin nasagutan. Uy, dalawa lang pala hindi nasagutan ni Miss Kia. Ito po ang picture ng corridor. Ito po yung island na located sa entrance ng Manila Bay sa southwestern part ng Luzon sa Pilipinas. Bonggang-bongga naman. And all in all, nakakuha po. Nakakuha po si Miss Kia ng tumataginting na 47 points. Grabe naman, 47 ang bonggang-bongga. Grabe, no? Ang galing ni Miss Kia, na-amaze ako. Makangiting tagumpay pa kaya ito sa last round? Abangan natin yan sa pagbabalik ng CBRC Late Night Quiz! And because CBRC cares, we have September 2023 Let Review Bounce Back promo just for you. If you will enroll in our face-to-face review, we offer it for 7,000 pesos for CBRC students, while 8,000 for non-CBRC reviewees. You may also avail yourself of the CARL program for only 4,000 pesos for CBRC students, while 5,000 pesos for non-CBRC students. Contact 0910-2928-889 or follow us on Facebook at Dr. CARL E. Balita page. See you there! Welcome back mga LPTs at ngayon nga kasama pa rin natin ang LPT cutie na si Miss Kiara. Miss Kia, matanong nga kita. Sino ang nagsabi sa'yo sumali dito sa Let Night Quiz? Nabasa ko lang po sa GC. Sabi po may datong charis! Kasi natin yun. Hindi po, additional review na rin po. Ayan. Yes, diba? No? Kikita ka na tapos may review ka pa. Nag-enjoy ka pa, kinabahan ka pa, halo-halo na, diba? Ayan, and syempre, we are very thankful na talagang nabigyan mo kami ng oras dito. Mahirap ba talaga pagkasyahin yung time sa pag-review? Depende po. Pag may iba ka pang mga responsibilidad, medyo challenging. Pero kung yung 100% ng time mo naman for review lang, kaya naman po. Kaya naman. Yes, naman talaga. Congratulations po in advance dun sa mga let takers natin kasabay ni Miss Kia. And yes, ituloy na po natin ang laban. G ka pa rin ba, Miss Kia? G pa rin po. G na G. Yes. Papasabang? Magtatap. Yes. So, sige. Pasok na tayo. Hay, pasok tayo sa last and final round. Kung paano laruin, let's watch this. Miss Kia, let's play the round 3. Mamili ka ng category L, P, or T? Letter L na lang po. L, woy. Ano meaning nito sa'yo? L for? Laban. Ay, laban. At dahil L ang pinili mo, ito ang puzzle na mapupunta sa'yo. You have 3 minutes on the clock at magsisimula lamang ang timer sa pagpili mo ng number na may karampatang tanong. Kaya, ano, Miss Kia,
Magpapasaba? Magtatap! Saan mo gusto magsimula? Number? 14 po. Number 14 in your 3 minutes starts now. It is a square diagram that is used to predict genotypes of a particular cross or breeding experiment. Bonnet square. Correct! Next number? 12. Number 12. In geometry, what refers to the lines that don't meet? Parallel. Correct! Next number? 15. He is known for his theory on natural selection. Charles Darwin. Correct. Next, number? 13. Number 13. The study of bird is called? Etymology. Wrong. Pass. Okay, next. 10. Number 10. In PEMDAS rule, what should be the first to be considered before the exponent? Parenthesis. Correct. Next. 8. Number 8. Siya ang pinakabatang sundalo na nanguna sa labanan ng Pasong Tirad. Gregorio del Pilar. Correct. Next. 2. Number. Kahariang pinamunuan ni Haring Salermo sa kwento ng Ibong Adarna. Pass. Okay. Five. Next. Number? 5. Number 5. He is a Filipino poet with a pen name Doveg Leon. Pass. 11. Okay. Number 11 is he is considered as the father of computer. Charles Babbage. Correct. Next. 9. Number 9. Probinsyang tinawag na La Montañosa ng mga administrador ng Espanya dahil sa bulubunduking lupa nito. Cagayan. Wrong. Benguet. Wrong. Pass. 4. Okay. Number 4. He is a Filipino writer and poet who wrote The Wedding Dance. Number 3. Pass. Number 3. Sumulat ang nobelang panlipunan na may pamagat na ninay. Pass. Number 1. Number 1. Makatang kinilala sa pangalang Batute sa panlaang Pilipino. Shucks, si Joseng Batute. Nakalimutan ko. Sorry, Jose. Number 7 po. Pass. Ito ay isa sa tatlong sangay ng pamahala na may kapangyarihang gumawa ng mga batas. Legislativo. Correct. Next. Number 9. Number 9. Probinsyang tinawag na La Montañosa. Pass. Number 6. Okay. Number 6. Part of a short story, where and when the story happened? When and where? When and where 13? The story happened. Correct. Number next. 13. Number 13. Yung study ng bird. Ornithology. Correct. Next. Number 1. Number 1. Makatang kinilala sa pangalang Batute. Sorry na, Jose. Lake Potri. Number 3. Sumulat ng nobelang panlipunan na may pamagat na ninay. Sorry, ninay. Pass. Number 2 po. Number 2. Kahariang pinamunuan ni Haring Salermo sa kwento ng Ibong Adarna. Kaharian ng mga ibon. Charot. Pass. Number 5. Number 5. Pilipino poet na may pen name na Doveg Leon. Doveg Leon. Oh, Doveg Leon or Doveg Leon. Bahala kayo kung ano banggit nyo. Mga sumusulat si Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, si Jose Rizal. Wrong. Number 9 po. Number 9, yung La Montañosa. Benguet. Dahil sa kanyang bulubundukin. Ifugao. Baguio. Wrong pa din. Saan pa ba may bundok? At dito na nga po tuloy ang pinataob ni Miss Kia mga tanong na hinanda namin sa kanya sa round 3. So Miss Kia, kamusta naman ang naging round 3? Grabe po, nakakanginig. Pero nakaka-shake ng brain cells. O yun naman, syempre, tingnan muna natin ang mga sagot sa tanong na hindi mo nakuha starting off with this question. Ayan, ang makatang kinilala sa pangalang Batute sa panulaang Pilipino ay walang iba kundi si Jose Corazon de Jesus. So siya po ang kinilala sa pen name na Joseng Batute na isang makatang Pilipino na sumusulat sa wikang Pilipino upang ipahayag ang kanyang damdamin at kalayaan natin sa pananakop ng mga Amerikano. Siya po ang tinaguriang hari ng Balagtasan at siya rin po ang lumikha ng kanyang tula na pinamagatang Bayan Ko. Okay? Sa next naman nating tanong na hindi nasagutan, kahari ang pinamumunuan ni Haring Salermo sa kwento ng Ibong Adarna, yan po ay Reino de los Cristales. So dito po nakatira si Haring Salermo at dito rin po nakikita ang mga batong naparusahan ni Haring Salermo dahil kay Doña Maria Blanca na nagpauso ng kopi ko Blanca. Ganon, charot lang. Walang ganon doon ha. At by the way, ayan, kakainis. Kopi ko Blanca. So panahon na
nakarating si Don Juan dito, binigyan po siya ng mga pagsubok ni Haring Salermo at napagtagumpayan naman niya ito sa tulong ng mahika ni Doña Maria Blanca. Next, ang sumulat ng nobelang panlipunan na may pamagat na ninay ay walang iba kundi si Pedro Paterno. So ito po ay sinulat ni Pedro Paterno, papakita ng customs and tradition ng mga Pilipino, at ito po ay nailimbag noong 1885. So ito po ay 2 years ahead of Dr. Rizal's novel Noli Me Tangere. Ayan. And then, sino daw po ang Filipino poet with a pen name? Dovglion or Doveglion. Ayan. Siya po ay si Jose Garcia Villa. Si Jose Garcia Villa po ay tinawag na kama poet dahil po mahilig po siyang gumamit ng pangtoy siya na kama, at siya rin po ay mahilig magsulat ng tula. And yes, siya po ang national artist natin for literature noong taong 1973. Next naman po, ayan, meron din po tayong tanong na Filipino writer and poet na nagsulat ng The Wedding Dance. Ayan po, wala pong iba ito kundi si Amador Daguio. At alam niyo po ba ito si Amador? Itong story na sinulat niyang The Wedding Dance ay kasabay din ng time kung kailan siya nagsusulat ng thesis. So, di ba? Kinaya niyo yun, ha? Nagtitesis tapos nagsulat ng ano, The Wedding Dance. Ako nga, wala akong magawa pag may thesis. Ayan. And yes, meron din po tayo naging tanong, probinsyang tinawag na La Montañosa ng mga administrador ng Espanya dahil sa bulubunduking lupa nito. Yes po, ang sagot po dito ay walang iba kundi Mountain Province. Ito po ay dinub na La Montañosa by Spanish administrators dahil sa kanyang bulubunduking na terrain. And ito pong Mountain Province ang heart ng Grand Cordillera, the biggest and highest chain of mountains. Okay? So, all in all po, si Miss Kia ay nakatanggap ng tumataginting na 74 points! Grabe naman! Ang lupit naman ni Miss Kia, no? Pero alam nyo ba, ngayon pa lang, makakatanggap na siya ng 1,000 pesos! Woo! Naman talaga. Alam mo, pwede pa natin dagdagan yan. Gusto mo ba? Opo, syempre. Gusto ko rin yun, di ba? More chances. At mangyayari lang yan kapag nasagutan mo o nahulaan mo ang larawan na nabuo natin sa jigsaw puzzle from round 3. So, sino daw itong taong ito? Nakamukha ni Adolf. Ayan. I-identify mo lang kung sino yan at bibigyan ka namin ng 5 seconds. Sino, Miss Kia? Isang try lang po. Kung sigurado ka na, why not? Pero pwede pong maraming tries. Dalawa po, dalawa lang po. Hmm. Pwede po bang mag-try ng dalawa? Sino ba ang dalawa na kikita mong sagot? Hindi ko po alam kung siya po ay si Ivan Pavlov or si Edward Thorndike. Ivan Pavlov at saka si Edward Thorndike. Nako. Sige. Bibigyan ka namin ulit ng 3 segundo para maisip po ano talagang final answer mo. Starting off in 3, 2, 1. Ano ang pili mong sagot? Si Edward Thorndike na lang po kasi mukha po siyang walang alagang aso. Si Pablo po kasi meron. Ang galing naman ng ano ni Miss Kia. Ang galing na ano, rationale niya. No? Ang logic niya, mukhang walang alagang aso to kasi nga si Pablo, nag-classical conditioning, may aso. No? Tama kaya ang sagot na Edward Thorndike ni Miss Kia. Mga kababayan, ang sagot pong Edward Thorndike ay... Sorry, Kia, pero may plus 500 ka! Yung dinagdagan, ginawasan, kikikbakin. Congratulations, Miss Kia! At ngayon pa lamang po, mananalo po si Miss Kia ng 1,500! Isang masigabong palakpakan naman! Miss Kia, ano masasabi mo ngayon sa experience mo dito sa Late Night Quest? Sobrang masaya po. Yun nga, sabi nila natuto ka na. Sumaya ka pa. So, try
nyo na. Tara na, tara na. Marami pa yata na episodes to. Kaya ikaw na nanonood. Huwag kang mag-review. Dito ka na rin sa Late Night Quiz. Yan naman talaga. Thank you so much, Miss Kia, sa libreng promotion. At ano naman pala may papayo mo sa mga aspiring top-notchers na nanonood ngayon? Huwag lang tayong susuko. Pero iwas-iwasan mo yung kape. Baka mag-palpitate ka na. Okay, time management lang kayo natin to. Sis and mga sirs. Okay? Ayun. Bongga. Well said. And once again, congratulations kay Miss Kia. Mga LPTs, maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa game show kung saan na-enjoy mo na natuto ka pa. Ako ang inyong host, Miss Sara Alcoreza. Abangan niyo po ulit kami sa mga susunod na bakbaka ng brain cells tuwing Biyernes sa 7 ng gabi. Dito lang yan sa CBRC Late Night Quiz! Because in CBRC, majorship is king. We are ready to launch 8 majorship references you can choose from. What's exciting about this is that each book consists of complete subject contents which are all based on the new TOS. It includes test-based approach with rationale and it is tailored to have a comprehensive yet easy-to-learn approach. Contact us at 0910-2928-889 or follow us on Facebook at Dr. Carly Balita page. See you there!